Pero yung paghabol ni Kuya, iba na eh. Para may galit na meron ng necessity. Merong pangangailangan sa dahas eh. Ay, hindi naman po sa ganun. Ginawa ko lang po yung nararapat doon sa ano. Kasi... Dahil pusang boboy, hindi mo maturuan. Ano naman yung mga CCTV? Aso, pusa, ibon, isda, daga. Lahat yan mga hayop eh. Pero sa lahat ng mga hayop na yan, isa lang ang hayop na pinakamasahol sa lahat ng hayop na yan. Yun ay ang tao. At lalo ko lang pinaniwalaan yung kasabihan na yun sa nakita ko na nag-trending at video kay Kilua na isang golden retriever sa Bicol. Sa tingin ko kasi doon ko nung nakita sa news. So kung hindi nyo pa napanood itong video to, syempre para sa mga nanonood at mga kumakain, hindi ko napapakita yung mismo action. Pero ito yung kanyang general vibe. So ito yung isang CCTV. Makikita natin na mayroong isang aso tumatakbo at may isang hayop na hinahabol to. Okay, so pagkatapos ng ilang segundo na iniskipan natin, pinagpapalo niya yung asong yun at hinabol pa niya. Ngayon, umikot itong video na ito sa social media. Iba't iba mga sikat na tao na nagpakita ng kanilang hinanaing. Sila Kuya Kim, Sara Jeronimo, at hopefully ang POS na isang Philippine organization na nag-aalaga sa mga rights ng mga hayop at hindi ng hayop na to. So, nag-post ngayon yung may-ari nito, yan, ng mga videos tungkol dito na nakita na lang nila yung kanilang pinakamamahal na aso. Maraming nagsabi na ba't kasi iniwan mo daw na bukas yung gate mo. At sinabi dito na isa sa mga may-ari o kilala yung may-ari na nakalock yung gate. Hindi nila alam paano daw nakalabas yun. Pero syempre, bilang mga house pets yung mga yan, hindi yan sanay sa labas. Okay? Hindi siya sanay sa labas, nakaka-stress yan. May mga hayop talagang ganun na hindi sanay sa dami na nangyayari. Gusto nila nasa familiar environment sila at syempre naman territorial yung mga yan. Alam niyo na yun. So yan, ito yung sinabi niya ng pagkamatay ng kanya. Nakita na lang niya dun sa lugar nung pumatay. Ang depensa ngayon nung nalakit at nakapatay sa aso niya ay, hindi ko alang papangalanan to kasi hindi dapat pangalanan ng isang hayop na dinedepensaan daw niya yung safety ng kanyang mga anak. Hindi ko alam yung buong konteksto nun. Pero kasi dun sa video, hinahabol mo eh. Hindi ka lang pinapansin ng hayop eh. Di ba nakita mo umikot siya, inabol pa niya, pinalo niya sa mukha. So hindi ko maintindihan, hindi ito galaw ng isang tao na dinedepensahan yung sarili niya. Siyempre, hindi ko na dinarap yung pangalan ni Kuya o papakita yung mga mukha nila. So sinabi dito ni Miss Vina na may concept daw siya sa Philippine Animal Welfare Society. Sabi ko nga sa post kanina, siya rin mismo nag-upload ng ibang mga video. So, siguro, legally speaking, kailangan muna nilang tanggalin yung mga yon. Kaya binlur ko na lang din muna para di makapekto sa legal process sa kanilang ginagawa. Para sa inyo, huwag nyo na rin muna ipakalat yung mga videos na yon. Hayaan natin ang pangilang batas ang magkaroon ng tulis para tuligsain ang ganitong klaseng mga tao. So yan, sinasabi naman sa Republic Act 8485 under sa Animal Welfare Act of 1998 na kailangan nating bantayan at pangalagaan ang mga hayop na yan. So mayroon niyang karampatang parusa sa kanyang ginawa. Yung general lugar niya, parang ito yung mga kinikilabutan ng mga aso eh, na napuntahan eh. Okay, alam ko lagi natin pinagbibiroan yung pupulutan ninyo aso. Pero yun nga, mahirap magsalita sa ganyan, pero kining inang ina mo. Okay, mga ganitong klaseng, hindi ko maintindihan bakit kailangan umabot sa ganun. Okay na siguro, paluin mo o takutin mo, batuin mo ng tsinela, siguro kung takot na takot ka. Kasi meron naman talaga mga ganong klaseng hayop, yung mga rabid, di mo alam kung may rabies yan, masaktan ka. Pero yung paghabol ni Kuya, iba na eh. Para may galit na meron ng necessity. Merong pangangailangan sa dahas eh. Okay? Yun yung hindi ko maintindihan. Dumating na lang yung aso na nasa loob ng sako at yun nga, marinig natin dito yung hiyaw. Hindi nga lang natin yung iyak ng mga may-ari. Napakahirap talaga gawin to ng content. So, gusto ko lang ilabas yung samaan ng loob ko. So, ganitong klaseng tao. Lahat nakikitaan ng video na ito ay pa-donate ko na lang sa post or kung ano man donation. Paki-search. Hindi ko pa alam yung mga iba't ibang pwedeng pagpadalan, pero parang hindi ako ma-scam. Paki-comment na lang kung ano yung pwede kong padalahan ng mga Facebook pages na alam ko na yung pera ay magagamit sa mga ganitong klaseng pagkakataon. So, please, kailangan ko muna ng mga memes tungkol sa mga hayop dahil gusto kong bumalik yung pagkatao ko pagkatapos ko mapanood yung kahayupan na aking tinignan. Pero parang natatakot na sila sa'yo.
Ay, hindi naman po sa ganun. Ginawa ko lang po yung nararapat doon sa ano. Kasi yung matanda nga, kung hindi ko pa tinulungan, baka kung ano pang nangyari doon, tinulungan ko na. Akatahin niyo daw yung aso? Para... Hindi po. Ganito po yun. Itinabi ko muna doon sa ano, sa may tindahan ko. Doon, patay na. Tapos, umuwi muna ako. Nagsiyara ko. Pagbalik ko, nakasako na. Tapos, di nangyari doon sa ano, harap ni Armville, di ba Santa Cruz yun? O, hinanap ko si Kapitan din kasi nandun naman si Kapitan. Nandun na, may na-send din niya ng konti yung ano, pangyayari. So, itinabi nyo para intayin yung may-ari? Opa. Tapos po... Sino naglagay sa sako nun, sir? Hindi ko po alam kung sino nang naglagay. Okay. Pagdating ko, nakasako na. Tapos, dadaling ko doon kay Kapitan. Kasi sa Santa Cruz nangyari. Dadaling ko sa ano. Ano to? Kailangan ko to. Kailangan ko to. Hindi ako magre-react. Okay, wala akong... Tantay na. Ang aso talaga mapagmahal yan. Diba? Sinasampal ka ng kahirapan, pero sinasampal ka din ng kabaitan ng mga yan. Kung hindi mo nga makuha minsan yung pagmamahal sa sarili mong kapwa-tao. Diba? Ang mga hayop, well, mostly mga aso kasi mga pusa medyo kupal yan 80% of the time. Hindi sila kasi lambing kumpara ng mga aso. Doon mo makukuha yung ganong klaseng pagmamahal. Na, oh, kaya mo yan. Diba? Nasa pinto mo na agad. Mamahalin ka na agad. Kahit ano ka pa, kahit anong pagkukulang mo. Buong puso kanilang mahal. Unconditionally. Diba? Minsan hindi natin makukuha yun sa kapwa natin, mga magulang, kapatid, lolo, lola, o sino man yan. Minsan makukuha mo pa nga sa ibang species, makukuha mo pa sa ibang tipo ng hayop eh. Diba? Tapos gaganituin lang natin. Oh, ayan, mga lecheng pusa na yan. Angas pre, tinulugan yung kanin pre. Dako, antay mo, pumitahin din yan. Nilalamig daw sila. Uy, gising na. Kakain na ako. Maging show po pa kayo. Ina, tinulugan niyo pa yung kanin. Bigyan mo na ba kasi ng liter? Kuya, ano ba? Toy no. Kasalanan mo din yan eh. Siyempre, animal instinct nila yan, di ba? Oh, kain mo na ako ha. Iba. Animal instinct nila, wala kang magagawa dyan. Yun yung sasabing instinct. Hindi nga instinct eh. Nung isang golden retriever, ang manakit, di ba meron nga silang golden retriever test, yung lalagyan ng itlog at hindi nila mababasag. Sila nga yung pinakabagay kasama ng mga bata eh. Kasi sobrang gentle nila mga hayop eh. Pero ginawa nung kuya, walang gentle-gentle eh. Ano na naman to? Ano na naman yung mga CCTV? Ni Aljo. Nice. Hindi ako makatawa ng tuloy-tuloy. Medyo nasa wala pa ako sa mood eh. Diba? Yeah, may ganyan klaseng hayop. Oh, okay. O, binawian. O, hindi ko pwede pakita pero binawian. Ginanon din niya. Jokingly. Okay. Nalagay DJ. Wow! Kaya na-trained. Ibang pusa, bobo. Ang daming baday pusang bobo. Hindi mo maturuan. Pero mas maarte ang pusa kumpara sa mga aso. Pagdating sa hygiene nila. Oh, pakinggan sana, pinapanood to ng mga hayop na kasama nyo sa bahay, hindi yung mga kamag-anak nyo o mga kapatid nyo. Sana may mga kasama... Naku, ay naku ba! Hayop ka talaga! Ngayon, patoy mali siya lang tayo. Pinahid ba niya? Leche! Oh, tingin-tingin ka pa. Maraming salamat sa wala. Alam, I stole it. I do not vibe with this universe. Giraffe. Ano to? Anong comics to? Ito din ako eh. Ito rin yung mukha ko, yung mga mismong tigre na to. Nung pinapanood ko yung video kay Kilua. Hashtag justice for Kilua. Ito yung huli kong pet hamster. Ano yan? Hey! Nagbabive yung ating hamster! So alam mo, sobrang taba nung hamster ko, si Pirates, rest in peace. Pag binaligtad mo siya, hindi na siya gumagalaw. Kasi nakagalala siya. Hindi ko kasalanan ba siya tumaba na gano'n. Mahilig na talaga siya kumain. Ay, at panguli, rest in peace, only justice kay Kilua. Siguro anime fan yung may-ari. Diba si Kilua sa Hunter x Hunter ba yun? Or yeah, rest in peace kay Kilua. So, tatapos yung video. Meron pa ako isang video tungkol sa mga hayop. Panoorin na lang not nyo yun kung gusto nyo pa ipagpatuloy. I mean, yung thumbnail! Yung thumbnail yung retriever pa nilagay ko. Leche. Kaya na lang manood, hindi ko na kaya. Gusto ko lang maglabas sa sama ng loob sa nangyari. So doon tapos yung panoorin nyo lang yan. Kaya na bahala. Paulo na mamaalam. Rest in peace, Kilua.